Magandang gabi sa inyong lahat. Muli maraming salamat sa Diyos sapagkat tayo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon upang muli siya ay ating purihin at sambahin, luwalhatiin sa ating mga buhay. Salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay binigyan ng Diyos ng kalakasan at kalusugan at iningatan niya tayo sa loob ng isang linggo na buhay at pamumuhay. Salamat po sa ating Panginoon dahil muli sa oras nito tayo po ay binigyan niya ng pagkakataon upang makapag-aral at makapagbulay-bulay ng kanyang mga salita. Yan mga ngayon po ay araw ng Miyerkules kung saan tayo po ay meron pong Bible study. Kaya ngayon ay tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay may Biblia, sama niya kung buksan ito sa aklat po ng John chapter 8 verse 58. Ganito po ang ating pong mababasa. Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong tatalakayin sa oras na ito ay pinamagatan po natin The Nature and Names of God. Ang ating pong aim sa pag-aaral na ito ay to share the biblical concept of God as revealed through His different names. Bago tayo magpatuloy, tayo muna sumaglit na yung muko at manalangin. Hallelujah! Purihin ka o Diyos sa mga masambahin po ang iyong dakilang pangalan. Muli sa oras na ito, kami po'y dumudulog sa inyo, nagpupurit, nagpapasalamat. Sa taglay po naming buhay at lakas at kalusugan naming Ama, salamat sa iyong biyaya, grasya at pagpapala. Salamat sa iyong patnubay, gabay at pag-iingat sa amin sa loob ng isang linggo at muli, Panginoon. Sa oras na ito, kami po'y narito upang tunghayan ang inyong pong mga salita. Dalangin po lamang namin na nawa inyo kaming samahan. Pangunahan, bigyan ng sapat na karunungan at kaalaman upang maintindihan po namin ang mensahe mo na nais mong iparating sa buhay ng bawat isa po sa amin. Pagpalain nyo nawa kami o Diyos upang kami po bilang inyong pong mga anak ay patuloy na makapagpurit, makapagsambaho sa inyo. Ang inyong mga salita ay patuloy nyo ingatan sa inyong mga puso. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samadalangin. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Okay, muli ang ating pong tatalakayin ay pinamagatan po natin The Nature and Names of God. Napaka-importante ho sa atin bilang mga Kristiyano o mananampalataya na makilala ho natin ang ating Panginoon hindi lamang sa kung sino at ano siya, kundi maging sa kanya hong pangalan ayon sa pagkapahayag dito sa banal na kasulatan. Napaka-importante kasi noon na makilala natin ang Diyos sapagkat sabi nga, kung ano ang pagkakilala natin sa Diyos, gayon lamang natin siya masasamba at mapaglilingkuran. Kaya nga ho, the more na kilala mo ang Panginoon, the more na masasamba mo siya at mapaglilingkuran mo siya. Kung ang pagkakilala natin sa Panginoon ay katulad lamang ng isang bagay, ay magiging mababaw lamang ang ating pong paninilbihan sa Kanya at ang ating pong pagsambaw sa Kanya. Salamat sa Diyos sapagkat ipinahayag niya ang Kanyang sarili sa atin sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. Ngunit ito ang dapat nating maintindihan mga kapatid. Because of our finite mind, we cannot fully understand who God is. Ano po? Dahil ang ating pong kaisipan ay limitado lamang, ano po, hindi talaga natin lubusan na makikilala at mauunawaan ho ang Diyos sa ating pong mga buhay. We are created by God with a limited mind and understanding. Ano po, yun lang kasi ang pagkalikha ng Diyos sa atin. Limitado yung ating kaisipan, limitado yung ating pong pagkaunawa, ano po, bilang mga tao. Tandaan natin mabuti. Kaya ho limitado kasi tao tayo at hindi ho tayo Diyos. However, sabi nga, God Himself has made a way that we can understand part of Him through the Bible. Ano po, yun lang ang kagandaang loob ng Diyos sa atin. Ano po, dahil at least kahit papaano ang Diyos ay nagpakilala ho sa atin sa magitan po ng banal na kasulatan. Kaya nga ho, kasalanan na ho natin kung hindi natin makilala ng lubusan ang ating Panginoon sapagkat nariyan ho ang Biblia para ho ipahayag ng Diyos ang kanya hong sarili sa atin upang maunawa natin kung ano at sino talaga siya. So, we need to search the Bible in order for us to know God even in a little way. No? Kailangan talaga natin siyasatin, pag-aralan, saliksikin ang banal na kasulatan, kahit
paano ay makilala ho natin ang Diyos kahit sa kaunting paraan, ano po. Kaya napaka-importante na makilala natin ang Diyos, sapagkat muli, sabi nga, kung gaano natin kakilala ang Diyos, gayon natin siya mapupuri, masasamba, mapaglilingkuran. Ngayon, titingnan mo natin sa Banal na Kasulatan ang mga kalikasan ho ng Diyos upang lalo pa natin siya makilala. Okay, una, the nature of God, yun ang ating tatalakayin. Ano po ang kalikasan ho talaga ng Diyos? Ano ba talaga at sino ba talaga ang Diyos? Sabi ng Biblia, number one, God is spirit. Ano po? Ang Diyos daw po ay espiritu. Pag sinabing espiritu, ibig sabihin po noon ay hindi nakikita, walang laman, walang buto. Yun ho ang Diyos natin. Siya ay espiritu. Kaya sa John chapter 4, verse 24, sabi doon, God is spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ano po? Kaya ang yun ang Biblia ang nagsasabi na ang Diyos ay espiritu. Ano po? At yamang siya espiritu, ibig sabihin hindi ho natin siya nakikita. Kaya kinakailangan po natin maunawaan sa ating buhay that our God is a spirit God. Okay? Pangalawa, hindi lamang siya espiritu. Pangalawa, sabi niya, God has a personality. Bagamat siya ay spirit, ano po, mayroon siyang personalidad. Pag sinabi pong personalidad, ibig sabihin po nito ay the state of being a person. Ayan. Kaya ang isang tao, halimbawa, ay kaya tinatawag na person sapagkat mayroon siyang mga component sa kanyang pagkatao. Na kung saan yun ho ay mayroon din po ang ating Diyos, kaya tinatawag siyang person. Okay? Ang Diyos ay meron pong personality at narito po ang mga basic characteristics of personality ng ating Panginoon. Una, kaya tinawag siyang person sapagkat meron siyang personality katulad po halimbawa ng will. Okay? Ang Diyos ay meron siyang kalooban. Kaya ho siya ay tinawag na person. Ayon sa sinasabi sa Romans chapter 12, verse 1 hanggang verse 2, sabi doon, "So then, my friends, because of God's great mercy to us, I appeal to you, offer yourselves as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him. This is the true worship that you should offer." So verse 2, "Do not conform yourselves to the standards of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God, what is good and is pleasing to Him and is perfect." Doon daw po natin malalaman at makikilala ang kalooban ng Diyos. Ano po? Sapagkat ang Diyos ay mayroon pong kalooban. Okay? Sinasabi lamang ho natin dito, ang Diyos ay mayroon pong will. Ano po? Kaya nga ho, siya ho ay person sapagkat mayroon siyang will. Katulad ho sa atin bilang tao, kasi kaya nga ho, nilikha tayo according to the image of God. Ano po? Kasi tayo po ay meron din pong will o kalooban, sariling pagpapasya. Ayon, ganyan ho din ang Diyos. Pangalawa, kaya tinawag siyang person sapagkat siya po ay merong tinatawag na intellect. Okay? Pag sinabing intellect, meron siyang wisdom, meron siyang knowledge. Yan ho ang ating Diyos. Kaya sabi nga sa Proverbs chapter 3 verse 19, "The Lord created the earth by His wisdom. By His knowledge, He set the sky in place." Yan ho, ano po? Kaya meron pong intellect, kaalaman ang ating pong Diyos. Ganyan din ho tayo bilang tao, ano po? Kaya ho tayo tinawag na person kasi meron ho tayong intellect. Meron tayong wisdom, meron tayong knowledge. Kasi tayo nilikha muli ng Diyos ayon sa kanyang wangis, kaya yun ho ang nakuha natin mula ho sa Diyos. We are created with an intellect, kaya tinawag tayong person. Kaya ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran at pinanggalingan, He has an intellect. Okay, kaya tinawag siyang person. At isa pa, pangatlo, kaya tinawag siyang person because He has an emotion. Okay, mayroon siyang emotion. Okay, pag sinabing emotion, mayroon siyang damdamin. Okay, siya po ay pwedeng magalit, pwedeng siya po ay pwedeng mas matuwa, masaya, pwede siyang
mag-express ng kanyang damdamin. Kaya katulad palimbawa ng sinasabi ng Psalms 111 verse 4, He hath made His wonderful works to be remembered. The Lord is what? Gracious and full of compassion. Ayan, no? Ang Diyos daw po ay mahabagin at punong-puno ng awa. Yan ho ang ating pong Panginoon. Bakit? Sapagkat siya po ay meron pong emosyon. Ganon din naman tayo bilang tao, yamang tayo muli, ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, kaya meron din po tayong emosyon, kaya tinawag din po tayong person. Okay? Ganon ho ang ating Panginoon. Kaya tinawag siyang person kasi meron siyang emosyon. Punong-puno siya ng compassion, mahabagin po ang ating Panginoon, katulad din po natin. Okay? So, yun ho ang dapat nating pag-unawa at pag-intindi patungkol sa Diyos. Siya ay Diyos na buhay, He is a spirit, at the same time, He has personality. Ano po? Meron siyang personalidad. Kaya tinawag na person sapagkat meron siyang will, meron siyang knowledge or intellect, at meron siyang emotion. Okay? Pangalawa, sa ating pag-aaral ay God's nature revealed through His names. Ito yung kalikasan ng Diyos na ipinahayag niya sa banal na kasulatan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang pangalan. Okay? So sa Biblia, kung ating pong titingnan, mula pa noong una sa Old Testament, sa simula pa lang hanggang sa katapusan ho ng banal na kasulatan, ang Diyos ay nagpakilala sa iba't ibang kaparaanan. Katulad nga lamang nung ating pong binasa kanina, ano po, sa ating pong teksto na sabi doon, Before Abraham was I am. Yung salitang I am ay one of the names of our Lord. Ano po? Isa sa pangalan ho ng Diyos yon na ipinahayag niya doon kay Moises. At ngayon ay claim naman to ng ating Panginoong Jesus. Pero ngayon ititingnan po natin mula ho Old Testament, ang mga iba't ibang paggamit ho ng pangalan ho ng Diyos ayon sa pagpapahayag po niya ng kanyang kalikasan. Una, sabi rito, ang Diyos ay tinawag pong Elohim. Okay? Pag sinabing Elohim, ito yung plural name of God. Ibig sabihin ng Elohim, God pa rin siya. Kaya lang ito ay ginamit bilang plural. Okay? Sabi ito, yung Elohim used when He created the world. Ano po? Nung nilikha ng Diyos, ang mundong ito, ang universe, lahat ng kanyang nilikha ay gumamit po siya ng salitang Elohim. Katulad po, for example, ng Genesis chapter 1, verse 1, In the beginning, God created the heavens and the earth. Yung salitang God doon, yun ho ay Elohim. Okay? Nung ginamit po niya yung salitang Elohim, ito ay pagpapahayag po ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Kaya sabi ito, the omnipotent power of God is described doon sa salitang Elohim. Okay? He is the most powerful God. Okay? Iyan ho ang ating pong Diyos. Kaya tinawag siyang Elohim. Kasi sapagkat He created everything in this universe, in this world. Ano po? Iyan ho ang ating pong Diyos. Isa sa pagpapahayag niya ng kanyang pangalan ay yung sa pangalan pong Elohim. Pangalawa na pagpapahayag ng Diyos ng kanyang kalikasan sa pamamagitan ng kanyang pagpapahayag ng kanyang pangalan ay yung pangalang Jehovah. Okay? Sa salitang Hebreo, ano po? Yung Jehovah, it is translated as Lord. Ang ibig sabihin po ng Jehovah ay Lord o Panginoon. Okay, sabi rito, this is the covenant name of God. Okay, ginamit po yung Jehovah sa kanyang pakipagtipan sa kanyang bayang Israel. He revealed His name to Israel as a response to their need for help and salvation. Yan, no? Nakita po natin na ginamit lamang ito ng Diyos, ang kanyang pangalang Jehovah, para ho ihayag sa bansang Israel ang kanyang tugon sa kanila hong pangangailangan at pagliligtas niya sa bansang Israel bilang pagpapatibay ng kanyang covenant. So kung atin pong babasahin sa iba't ibang pagpapahayag ho ng Panginoon ng kanyang pangalan na may kaugnay ho sa Jehovah, narito po ang mga paggamit ng Diyos ng kanyang pangalan Jehovah. Una, yung Jehovah Rapha. Okay? Pag sinabi yung Jehovah Rapha, ang ibig sabihin po nito ay the God that heals. O kaya, the Lord our healer. Ano po? Yun ho ang
ibig sabihin ng Jehovah Rapha. Sa Exodus chapter 15 verse 26, sabi po doon, He said, If you will carefully obey the Lord your God, do what is right in His eyes, listen to His commandments, and keep all His statutes, then I won't inflict on you all the diseases that I inflicted on the Egyptians, because I am the Lord your healer. Yan, yun ang sabi ng Panginoon. Because I am the Lord your healer. Well, ibig sabihin po doon ay, I am Jehovah Rapha. Ayan, yun ang sabi ho ng ating Panginoon. Yun ang isa sa pagpapahayag niya ng kanyang pangalan sa bansang Israel. Another one, number two, is Jehovah Nisi. Ayan, yung salitang Jehovah Nisi, ang ibig sabihin po nito ay, The Lord, our banner. Yan, watawat. Okay, kinilala siya ni Moises ano po bilang Diyos na matagumpay kaya dahil sila po ay sinamahan ng Diyos at nagtagumpay po sila kaya itinaas ng Diyos ang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan po ng pagpapakilala sa kanya bilang Jehovah Nisi. Okay? The Lord our banner. Kung ating babasahin ang Exodus chapter 17 verse 8, ganito po ating mababasa. The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Verse 9, Moses said to Joshua, Pick out some men to go and fight the Amalekites tomorrow. I will stand on top of the hill holding the stick that God told me to carry. Joshua did as Moses commanded him and went out to fight the Amalekites. While Moses, Aaron and Hur went up to the top of the hill. As long as Moses held up his arms, the Israelites won. But when he put his arms down, the Amalekites started winning. Verse 12, When Moses' arms grew tired, Aaron and Hur brought a stone for him to sit on while they stood beside him and held up his arms, holding them steady and until the sun went down. In this way, Joshua totally defeated the Amalekites. Verse 14, Then the Lord said to Moses, Write an account of this victory so that it will be remembered. Tell Joshua that I will completely destroy the Amalekites. Verse 15, Moses built an altar and named it The Lord is my banner. So verse 16, he said, Hold high the banner of the Lord will continue to fight against the Amalekites forever. So doon ho lumabas yung pangalan ng Panginoon na nakaugnay ho sa watawat. Ano po, dahil po sa pagtatagumpay ni Moises, dahil sa pagtataas po niya ng kanyang kamay na tinulungan naman ni Aaron at saka ni Hur. Okay? Habang si Joshua at ang kanyang mga kasamang sundalo ay nakipaglaban sa mga Amalekites. Kaya sila ay nagtagumpay kapag itinataas ni Moises ang kanyang kamay. So pagkatapos po ng kanilang tagumpay na ito, sabi nga si Moises ay nagtayo ng altar at doon sa altar na yon ay tinawag niya ang altar na yon na The Lord is my banner. Ayan, ano po? The Lord is my banner, ang Diyos ang aking watawat. Kaya mga kapatid, yun ay pagdeklara ng tagumpay o pagsasabi ng tagumpay. Well, yun ho ang isa sa mga pangalan na ipinahayag ng Diyos ayon sa makaganapan pangyayari sa banal na kasulatan. Another one is Jehovah Shalom. Kaya pag sinabi pong Jehovah Shalom, ibig sabihin po nito ay the Lord our peace. Ang Diyos ang ating kapayapaan. Sa Judges chapter 6 verse 24, ganito po ating mababasa. Gideon built an altar to the Lord there and named it The Lord is Peace. It is still standing at Ophrah, which belongs to the clan of Abiezer. Ano po? Si Gideon ano po ay nagtayo siya ng altar para ho sabihin sa Diyos na ang Diyos ay ang kanyang kapayapaan. Alam po natin ang kwento na si Gideon ay tinawag ho ng Diyos para ho ipagtanggol ang kanyang bayang Israel mula ho sa mga Midianita. Ano po? Noong una si Gideon po ay nag-alinlangan sa pagtawag ho sa kanya sa kadahilanan, sabi nga niya, ay wala ho siyang kakayanan at
Isa pa, sabi nga siya ay nanggaling lamang sa mahinang angkan ng Israel. Ngunit siya po ay talagang tinawag ho ng Diyos. Dahil doon, nagkaroon sila ng covenant ang Diyos at saka si Gideon. Ano po? So, si Gideon naman ay talagang naninigurado lamang na talagang siya ay tinawag. Kaya nga ho, minsan ay isa pa sa mga hiniling ho ni Gideon ay dahil parabagang gusto niyang mapatunayan talaga at makasigurado na ang Diyos talaga ang tumawag ho sa kanya, ay humingi pa siya ng mga signs mula ho sa Panginoon. Kaya doon si Gideon ay nagtayo ng altar at ang altar na iyon ay pinangalanan niyang The Lord is Peace. Ang Diyos ay ang kapayapaan. Kaya doon lumabas yung salitang Jehovah Shalom. Okay? So yan ang isa sa mga pangalan ho ng Diyos na sinabi, binanggit, kaugnay ho sa kanyang pagpapahayag ng kanyang kalikasan sa lumang tipan. Okay? Another one is Jehovah Ra'ah. Ibig sabihin po nito ay the Lord our Shepherd. Ayan, ang Panginoon ng ating pong pastol. Katulad ng sinabi po ni David, ano po, sa Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I have everything I need. Okay? Yun ang sabi po ni David. Kaya ibig sabihin, para ideklara ng Diyos ang siyang ang pastol mo at lahat ng iyong pangailangan ay kaya niyang isupply, pwede mo siyang tawagin na Jehovah Ra'ah, the Lord our Shepherd. Yun ay isa sa kapahayagan ng Diyos, ano po, ng kanyang pangalan na siya nga ho yung ang supplier ng lahat ng ating pangailangan. Another one is Jehovah Shedkenu. Ayan. Nang ibig sabihin ay the Lord our righteousness. Okay, ang Diyos ang ating pong katuwiran. So Jeremiah chapter 23 verse 6, sabi doon, in his time, Judah will be delivered and Israel will dwell in safety. This is the name by which he will be known, the Lord our righteousness. So isa sa pagpapahayag ho ng Diyos ano po sa bansang Israel dahil sa kanya hong pag-iingat, pagliligtas ho sa bansang Israel na kinilala ho ng mga Israelita ang Panginoon bilang the Lord our righteousness. Ang Diyos ang ating katuwiran. Kapag ang Diyos ho ang naitanghal at naparangalan ay kanya ho tayong ililigtas ano po. Kaya nga ho, ang kailangan lamang sapagkat ang Diyos ay hindi ho nalulugod sa kalikuan, kailangan tayo maging matuwid sa kanyang harapan. So ang ating katuwiran ay nanggagaling lamang ho sa ating Panginoon. So dito, tinawag po ang ating Diyos ano po, bilang the Lord our righteousness, isa sa pagpapakilala ng Diyos sa bansang Israel ng kanyang pangalan. Okay, another one is Jehovah Shammah. Nang ibig sabihin po ay the Lord is there. Okay? Ang Diyos ay nariyan. Kasama natin ang Diyos, kumbaga. Ano? Sa Ezekiel chapter 48 verse 35, ganito po nating mababasa, a perimeter is to measure 18,000 units and the name of the city from that time on is to be the Lord is there. So doon po tinawag ang siyudad na itinayo ho ng mga Israelita na kasama nila ang Diyos. Okay? Actually, ang kwento ay ito ho yung panahon ng paghahati-hati ho ng lupain ng mga Israelita na kanila hong tinirhan at silang lahat, bawat tribo ay mayroong kanya-kanyang sukat ng lupa at yung kanila hong siyudad na kinalalagyan, yung kanilang lugar ay tinawag po nilang the Lord is there. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Okay? So, iyon ho ang kapahayagan o pagpapahayag ng mga tao tungkol sa Diyos. Ano po? Particularly, yung mga Israelites, ano po? Pagpapahayag patungkol sa pangalan ho ng Diyos sa iba't ibang kapahayagan. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay nagpapakilala ho sa atin sa iba't ibang paraan ayon po sa kaganapan at pangyayari sa ating pong buhay. Okay? So, yun ho, tinawag ho isa sa pangalan na ipinakilala ho ng Diyos sa sangkatauhan, lalo na sa bansang Israel, ay yung pangalang Jehovah na ang ibig sabihin ay Lord o Panginoon. Okay? Another one na pagpapakilala ho ng Diyos sa kanya hong pangalan ay yung pangalang El. Na ang ibig sabihin ng El ay God. Okay?
ito ay ginamit in combination din po, ano po, a compound word na tumutukoy pa rin po sa Diyos. Okay? Ang una, yung tinatawag na El Elyon, na ibig sabihin ay the Most High God. Okay? Most High God, yung pinakamakapangyarihang Diyos. Ito ay mababasa natin sa Genesis chapter 14, verse 18. Ano po? Sabi roon, King Melchizedek of Salem brought out bread and wine since he was serving as the priest of God Most High. Verse 19, sabi roon, Melchizedek blessed Abram and said, Abram is blessed by God Most High, creator of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your control. Then Abraham gave him a tenth of everything. Ano po? Ito po si Melchizedek, ano po, tinawag po ang Diyos bilang God Most High, na sa salitang Hebreo ay El Elyon. So, yun ho ang isa sa paggamit ng Diyos ng kanyahong pangalan, El Elyon. Another one is the El Shaddai. Okay? Ito yung salitang El na may karugtong na mga salita para ho ipahayag ng Diyos ang kanyahong pangalan. Ibig sabihin ng El Shaddai ay the God who is all-sufficient. Ang Diyos na sapat, ang Diyos na makapangyarihan, Almighty, ano po. Sa Exodus chapter 6 verse 3, sabi doon, I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty or El Shaddai, and did I not reveal to them my name, Lord. Okay? So you know ang pagpapakita ng Diyos ng kanyahong pangalan o pagre-reveal o pagpapahayag ng Diyos ng kanyahong pangalan sa bansang Israel, particularly kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, siya napakilala bilang El Shaddai or God Almighty or the God who is all-sufficient. Okay? Pangatlo, yung El Olam. Okay? Nang ibig sabihin po noon ay Everlasting God. El Olam, the Everlasting God. Okay, Genesis chapter 21, verse 33. Ang sabi doon, and Abraham planted a grove in Beersheba and called there on the name of the Lord, the Everlasting God. So, tinawag po ni Abraham ang Panginoon doon sa Beersheba na the Everlasting God. Okay, El Olam. So, yun ho ay isa sa mga pangalan na ginamit ng Diyos para ho ipakilala kung sino talaga siya ang Diyos. Ano po, ayon sa pagkakilala ho ni Abraham sa kanya. He is the Everlasting God. Ibig sabihin, He is the El Olam. Okay? Letter D ay isa pa, ano po, na pagpapahayag ho ng Diyos ng kanyang pangalan ay yung salitang Adonai. Nang ibig sabihin ng Adonai ay Lord or Master. So ito yung mga salitang Hebreo na mga salita, ano po, na pagpapakilala ng Diyos ng kanyang pangalan. Adonai means Lord or Master. Mababasa po natin sa Isaiah chapter 10 verse 16 to 33. Hindi na ho natin babasahin lahat sapagkat napakahaba na. Okay? Another one na pagpapakilala ng Diyos ay yung pangalang Father. Ito ay sa bagong tipan ang Diyos ay nagpakilala bilang Ama natin. Ano po? Kaya si Jesus mismo ang nagturo nito at sinabi niya, ganito kayo manalangin. This then is how you should pray. Our Father in heaven, may your holy name be honored. So ito ay pinakilala muli ng Panginoon Jesus, ano po, ang ating Diyos bilang siya yung Ama. Okay? Kaya nga ho, dati ang pagkilala natin sa Diyos ay Diyos lang, pero ngayon bilang kanyang mga anak, kinilala natin siya bilang ating Ama. Father is one of the name of our God. Mga kapatid, napaka-importante ho, ano po, na tayo po ay talagang nakilala natin ang Diyos sa kanyang iba't ibang pangalan na nakahayag po at ipinahayag sa banal na kasulatan. Okay? Sa ating pagtatapos, sabi nga, the God whom we are serving is beyond comprehension in His greatness. Ano po? Nakita ho natin na sa pagpapahayag ho ng Diyos ng kanyahong pangalan, ay ipinahayag niya ang kanyang kadakilaan. Kaya nga sabi rito, siya yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi natin maarok yung kanyahong
kadakilaan sa kadahilanan, siya ay Diyos at tayo ay tao lamang. At muli, sabi ko kanina, tayo nilikha ng Diyos na limitado lamang ho ang ating pong kaisipan. Okay? So, ang Diyos ay dakila at makapangyarihan sa lahat. Sabi nga, His name is high above every names. Kaya kahit anong pangalan mo ang itatapat sa Kanya, higit pa rin po na makapangyarihan. Wala hong papantay doon sa pangalan ng ating pong Diyos. Sabi nga, He has nothing to compare. Ano po? Yan ho ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Maging ho sa Isaiah chapter 9 verse 6, sabi doon, For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name is called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Yun ho ay mga pangalan ho ng ating Diyos na tinaglay po ng ating pong Panginoong Heso Kristo. Ano po? Sapagkat si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Ano po? Kaya dapat nating maunawaan at makilala ng mas malalim pa ng lubusan talaga ang ating Panginoon. Dito ay pinahayag ng Diyos sa kanyang mga pangalan ang kanyahong kadakilaan. Mga kapatid, it is a privilege to serve God. Ano po? It is a great privilege to serve our God. Sapagkat siya ay dakilang Diyos. Isang malaking pribilehiyo sa atin na mapaglingkuran natin ang ating pong dakilang Diyos. Lagi nating tatandaan, mga kapatid, that the more we know Him, the more we can worship and serve Him. No? Kung gaano mo raw kakilala talaga ang Diyos, gayon lang kalaki at kalalim ang iyong paglilingkod at pagsamba sa Kanya. Kaya napaka-importante na makilala natin siya ng lubusan sa pamamagitan po ng banal na kasulatan at sa pamamagitan po ng kanyang pagpapahayag ng kanyang sarili sa nasinasabi po ng banal na kasulatan. Sambahin ho ang pangalan ng ating pong Panginoon. Karapat-dapat po siya ay purihin. Karapat-dapat po siya ay sambahin. Karapat-dapat po siya ay luwalhatiin. Salamat sa Diyos sa kanyang lahat ng papuri. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ko, Diyos, sa aming mahasambahin po ang iyong dakilang pangalan. Salamat po sa inyong kapahayagan sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng mga pangalan mo na inihayag sa banal na kasulatan na amin pong naunawan at naintindihan. Salamat po, Diyos, sapagkat kayo at kahit papaano ay nagpakilala sa amin sa ganitong paraan. O bagamat hindi ho namin kayo lubusan makilala sa kadahilan, kayo po ay Diyos at kami po ay tao lamang. At nilikha mo kami bilang limitado lamang ang aming kaisipan at pangunawa. Ngunit kahit papaano, Diyos, sa isang maiksi at isang maliit na paraan, ay nakilala namin kayo, Diyos, sa aming ama at sapat na yun para sa amin. At alam po namin, Diyos, na ang aming pagkakilala sa inyo sa kasalukuyan ay hindi maihahambing kapag kami po ay nakasama na po ninyo sa inyong kaharian. Kaya salamat po, Diyos, bagamat malabo pa ho ang aming pagkakilala sa inyo sa kasalukuyan, magiging maliwanag po ito pagdating ho ng panahon. At makikita namin kayo ng mukhaan, makakasama namin kayo, Panginoon, physically, sa inyong muling pagparito. Salamat po, Diyos. Tulungan nyo kami, pagpalain nyo kami, Diyos. Ingatan mo kami. Hayaan mo, Diyos, na kami po ay manatili sa inyo, magtiwala sa inyo, sumamba sa inyo, maglingkod sa inyo, Diyos, habang kami po ay nabubuhay sa mundong ito. Pagpalain nyo lamang at pag-ingatan nyo lagi, Panginoon, ang aming buhay. Salamat sa inyong mga salita. Patuloy mo itong pagpalain sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Ito pa aming samod na langin. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless po sa ating lahat.